guys, good morning, good afternoon, good evening, kung anong oras naman ito pinapanood. So I'm going to explain you, okay, I'm going to explain to you and I'm going to teach you, okay, kung ano yung point of view ko dito sa market natin ngayon as of July 3, 2022, kung ano yung nakikita ko sa market. So let's review it, okay, let's review it kung ano yung nakikita ko sa market. So as of now, okay, as we can see here sa Bitcoin natin, we did open a monthly time frame, okay, we did an open candle dito sa monthly time frame natin. First time natin nag-opening dyan ever since nung na-broke natin lahat ng support area niya. And as of now, di ba sinabi naman natin yun before na we have a clean traffic on the left side, no? And I'm not pretty sure, di ba sabi ko noon, I'm not pretty sure kung kailan natin kukunin to, kung gaano kabilis. Pero I believe, mabilis natin kukunin tong clean traffic na to as of now. Nandito pa lang natin yung candle natin noon. And noon mag-open pa lang tayo, I said that na mabilis natin kukunin to. And I don't know kung kailan, basta sabi ko mabilis kasi that's a clean traffic. And as of now, malapit na natin ma-fulfill yan. We still have left na 3 soldier candlestick para ma-beat that, para makuha na natin yung clean traffic na yan, no? So ano yung nakikita natin point of view dito kay Bitcoin? As of now, tingnan nyo to, hinide ko. Okay, hinide ko and then pinapakita ko sa inyo na we did broke. Okay, we did broke the support and resistance. We had that the heavy support and resistance of Bitcoin. We did an opening. Okay, nag-opening tayo below. And that's a big deal. Okay, actually, the 30K support of Bitcoin is a big deal talaga, okay? Kung hindi nabasag ni Bitcoin yung 30K below na yan, there's a high probability chance na mag-bounce tayo from that to the new all-time high. Pero, guess what? What's the price of Bitcoin as of now? So, as of now, the price of Bitcoin is around $19,000 as of now, okay? And big deal sana yon. Okay, napaka big deal nun kung hindi natin nabasag yan. So pakita ko sa inyo kung paano, kung gaano ko nakikita yun, kung paano ko nakita ang big deal siya. So if titingnan natin siya dito, okay, that's a monthly time frame. So actually, I'm seeing a lot of movement kay Bitcoin. Punta tayo sa Bitstamp natin. Okay, may Bitstamp pa tayo dito. Let's take a look at the Bitstamp. Let's go to Bitstamp. Where's my Bitstamp? Napi lang natin yung Bitstamp natin para makita natin. Okay, actually, this is cool. Okay na to. Okay. Napaka big deal ng 30K support area ni Bitcoin, guys, for me. Kasi kung titignan natin na maigi, kung gagamitin natin yung area ng 2019, okay, yung mga ganyang area natin, okay, nabasag kasi natin yung 30,000 area natin. And we did open multiple times below the $30,000 area. And kung hindi tayo nag-open dyan, guys, I can safe to say na possible we can bounce from there. Possible mag-bounce tayo dyan. And ito yung sana yung ina-expect ko nun, eh. So, dapat ma-hold lang natin tong area sa to for Bitcoin and we can bounce from there. Okay, ganun sana yung gusto kong scenario na mangyari for Bitcoin. Pero as of now, nabasag na natin yon. Then, yeah, medyo mahirap-hirap na siya. Mahirap-hirap na masabi. So, napaka-big deal nyan. Okay, napaka-big deal nito. And don't take my word out of context na lahat naman na nakikita natin sa market ngayon is based on lahat sa on-chain metrics and data na pinakita sa atin way back before, okay? So, okay, aside from that, ano na sa nakikita mo? Ano na nakikita natin sa market? So, ako, I'm expecting possible tumaas si Bitcoin, pero I'm not saying na sobrang taas. I'm just saying I just need a fair week. That's all. Most of my mentoring students and most sa lahat na nanonood ng YouTube channel natin, alam na that's not a clean fair week sa akin. That's not a fair week to us. So that's not a fair week. Okay? So for me, hindi siya fair week. Bakit? So i-measure nyo na lang. Try to measure the candle from top to low. That's around 37% na body. So that's a supply and demand. Malaking supply and demand yung meron sa loob niyan. And kung titignan natin dito sa top week natin, only 5%. So, out of 30% to 5%, napaka-konti pa yan. So, I believe, I'm expecting a top week until hanggang dito sa area to. I believe, kahit man lang bigyan tayo ng 19%. 19% is okay. It's fine. Okay? Okay na sa akin yan. Yeah, parang ganito lang din yung sinasabi ko, eh. So, kung titignan nyo itong previous candle na to, that's around 17%. Okay? 17%. And let's take a look at the top week. 17% to 6%, that's fair week. Okay, that's fair for me. That's fair. Basta tansyahin nyo yan. It's sentido common, guys. It's common sense. Okay, parang common sense na siya. Okay? So, kung titignan natin dito kay Bitcoin, sa monthly time frame niya, we did a huge candlestick. So, that's around 37 to 36%.
And now, our topic as of now is wala pang 5 to 6%. So, I'm not expecting that. So, I'm expecting around 20 or near dyan sa area na yan. Okay, near dito sa nakaturong kanda, sa katurong line natin na to. So, aside from that, kung ayaw nyo maniwala na hanggang dyan yung fair week nyan, I have two scenarios. Okay, I have two scenarios. I believe this is a clean traffic. So, if it drives, it drives. Okay? If it drives, it drives. Wala na akong magagawa doon kasi that's a clean traffic. And I know, and we know, okay? Lahat tayo, alam natin na pag clean traffic, hindi na masyado nagre-retest yan, talagang tuloy-tuloy siya pababa. Or patuloy siyang pataas. It depends kung nasan yung clean traffic nyo. And based dito, nasa support area, is nasa baba tayo. Nasa baba yung clean traffic. Nasa left side natin yung clean traffic, nasa ilalim. So, ibig sabihin, there's a high probability chance na mabilis din natin babalikan yung clean traffic na yan. Okay? So, I'm just waiting. Okay? I'm just waiting for a best position na pwede kong makuha kay Bitcoin para makapag-short tayo. Sayang naman, di ba? If tititigan na lang natin yung bumaba, yes, we know na pwede, may possibility, may chance na bumaba si Bitcoin hanggang dito. Pero ang tanong, kasama ba kayo doon? Makakasakay ba kayo doon? Di ba? So, yun naman lahat ng gusto natin eh, is makasabay tayo lahat. So, paano tayo sasabay? Which is, we need more time, we need more effort to see the, what the market's doing on a little time frame, sa lower time frames, and ano na ba nangyari sa kanya, behind the scenes, di ba? So, ayun yung inaaral natin as of now, okay? It's Saturday and Sunday, napaka-low volume, pero I'm expecting Monday to Wednesday, may huge pump-up na mangyayari, or possible may mangyayaring bullish momentum for Bitcoin, okay? If hindi, then if it drives, it drives. Ayun na yun. Okay? Pero I believe Monday, okay, I believe Monday to Wednesday, doon na mangyayari yung possible upside ni Bitcoin para makuha natin yung top week. So, based dito sa aking scenario, is nasa 23,000 area yun. Okay? Pero no, hindi ko naman 100% na sinusure na kaya pang umabot ni Bitcoin ng 23. No. I'm not expecting a 23K, pero yan yung pinaka-edge ng fair week sa kanya. Okay? And that is the time na, yes, upward kong matalo dyan. Yes, upward kong magkaroon ako ng stop loss above ng 23K, down to 12,000 to 10,000 to 9,000 area. Okay? Upward ko yun. Okay? Yun lang naman yun eh. Sasabihin nyo, ano bang gamit ng fair week? Ano ba yung nangyayari sa fair week? Ba't ba tayo naghihintay ng fair week? Guys, sa sentido common or a common sense, sapat ba sa inyo yun? Okay lang ba sa inyo? Kayo bahala. Gusto nyo na ba mag-short kay Bitcoin? Yes, I know and we know for sure na magda-downside si Bitcoin. Pero ang tanong, willing ba kayo matalo dito? Afford nyo ba na mas stop loss kayo dito? Afford nyo, kaya nyo? Okay lang ba sa inyo na mas stop loss kayo dito? If yes, then go short. Kung gusto nyo na mag-short, you go short. Okay? Kayo bahala, nasa inyo. That's not a financial advice, pero I'm just saying, common sense. Use your common sense, okay? Use your common sense. Don't take my word out of context, just use your common sense. Ako, kung magpo-position ako niyan, take a look. Position ako somewhere around here, and you're giving me a stop loss right around here. Yes, maliit. Maliit yung possible na talo ko dyan, kasi Sir Kim, ganyan-ganyan lang. Pero ang tanong, di ba? Gusto natin makuha yung big movement and gusto natin makasakay sa pinaka-pull move. Bakit? Alam ba natin na isang, di ba sabi ko nga, tinuit ko before, there's not, walang bumababa ng isang straight line lang. Okay? Nothing goes in a straight, nothing goes down in a straight line. Yun yung pagkakasabi ko. So, ibig sabihin, wala kayong makikita na isang bagsakan na isang buong candlestick lang na ganun. Wala. Bihira yun. Okay? And dito, lalo na kay Bitcoin, and I'm 101% sure na hindi mangyayari yun. Okay? So, ibig sabihin, tingnan nyo nangyari sa lower time frame. Nothing goes in a straight, nothing goes down in a straight line. Hindi naman siya bumaba ng isang straight line, di ba? Consolidate, market momentum, market shift, and ano pa nangyari? Algorithm. Okay? Yun lang. Ganun ka simple. Algorithm. So, now, so okay, what are you talking about? Paano na kami mag-short niya ito? So, I'm waiting for a top week kay Bitcoin hanggang 22 to 23K. Ayan yung gusto kong top week sa kanya. So, ano yung tsura nun? So, there, ganito yung possible na maging tsura ni Bitcoin for me para ma-short ko siya. So, I'm expecting ganitong klaseng candle.
Okay, mga ganyang klaseng candle, and then flip bearish, and then pack short. Okay? So, again, kung titignan nyo na maigi, kung maglalagay kayo ng position, that's a fair week to me. Okay siya sa akin. Okay yung risk na gagawin ko sa kanya for me. And to take advantage everything, pababa. Yes, willing ako matalo dyan. Dito sa area na to, willing ako matalo dyan. Okay? And remember, we know how to use our setup. Hindi nyo po pwedeng sabihin sa akin na hindi nyo kayang gawin, hindi nyo kayang mag-short, hindi nyo kayang... No. Ibig sabihin, ayaw mo. It's either ayaw mo o hindi mo lang talaga gusto. Okay? Yun lang yan. Napakasimple lang nun. If marunong kayo mag-smart money kasi, marunong kayo mag-indicator trading, then if it works for you, it works for you. As simple as that. Okay? So, I'm just saying, this is my concept of how I trade, kung paano natin masasabayan yung mga ganitong klaseng movement in a higher phase or mabilis na phase. So, ito yun. Okay? This is a high probability chance na mangyari kay Bitcoin is mag-dump siya, pero if magda-dump si Bitcoin nang wala ng top week, then I will not get into a trade. Hindi ako maglalagay sa kanya ng malaking pera. Okay? No. Okay? Walang may sigurado, walang magaling, may marunong lang. Okay? Walang nakakaalam yan. Even I, hindi ko alam yan. So that's why I'm waiting for the algorithm to show, and I'm waiting for the algorithm na ipakita niya sa akin kung anong gagawin niya next. Okay? Yun yung babasahin natin. Tandaan nyo, walang manghuhula dito. Lahat tayo nanghuhula dito. Walang magaling. Okay, walang magaling. So, kung sino mong magsasabi sa inyo magaling kayo, magaling sila, no? Walang ganon, may marunong lang. Okay, may marunong lang. So, anyways, I'm just waiting for Bitcoin to get an high, okay? To get a higher week and fair week to me para ma-short natin siya. So, now, Sir Kim, ano naman yung scenario mo for upside the Bitcoin para makita naman namin, para naman makasabay kami dyan? So, let's take a look at Bitcoin right here. So there you go. So, kung titignan naman natin kay Bitcoin, okay? Kung titignan natin siya sa 4 hourly time frame, guess what? Take a look. Okay? So, meron pa akong na-expect for Bitcoin na tumaas siya until dito. Sa 22K na to, to 21K. Okay? Ayan yung expectation ko kay Bitcoin na possible mag-pump si Bitcoin hanggang dyan sa area na yan. In order na bumagsak until dito sa area ng 17K. Okay? So, tama kaya? Check natin yung isa natin Bitcoin kanina. Tignan natin mabuti sa monthly time frame. Are we expecting a top week? Yes. Around 22K daw, di ba? Sabi. Lagyan natin ng mark to para makita nyo na maigi. So, 22,400. So, let's take a look at the 22,400. 22,400. Somewhere around here. So, I'm expecting a top week for Bitcoin hanggang dito. Naiintindihan? So, kung makikita, pwede nyo yung screenshot to. Okay? Pwede nyo yung screenshot. So, I'm expecting na possible ganito yung mangyari for Bitcoin. Okay? Na possible may pump up sa Bitcoin na hinihintay ko. Pero, believe me guys ha, if it drives, it drives. Kung babasagin nyo to, babasagin nyo to. Okay? To some people, this is a fair week. Pero for me, no, I will not risk my money into that trade. Hindi ko i-risk yan. Napakaliit ng stop loss ko. No, I will not make that short kasi possible may topic talaga siya if smart money concept ang gagamitin natin. May inducement pa yan. Okay, so, and then may babalikan pa tayo supply and demand zone sa taas. Okay? So, kailangan pa natin makuha yun before tayo mag-dump ng sobra-sobra for Bitcoin. Pero guess what guys, ha? Kung kukunin natin to, kung makukuha natin to, you know what to do? Pack! Okay? Ganun siya. So, mag-await tayo ng 15 minutes, mag-await tayo dito ng 15 minute confirmation, sabi ni Sir JM nyo, mag-await tayo ng 15 minute time frame consolidate, change of character in order to short position in this kind of market. Okay? Yun yung iintay natin sa kanya. And that's what we're waiting for this coming week. Okay? This coming week yan. So, Monday to Friday, let's see if anong gagawin ni Bitcoin. Now, Sir Kim, paano mo naman nasabi na possible magpapump, magaganito, ganyan, yung movement natin. Okay? So, punta tayo dito, delete natin lahat ng drawing natin, then punta tayo dito sa ating gagamit tayo ng indicator, pero ang kailangan lang natin yung days of weeks para lang malaman natin yung araw. Okay, yung mga araw. So, let's take a look at the hourly time frame. Okay ba tayo sa hourly? So, let's go to the 3 hour na lang. Oh, yan, para mas makita niyo yung picture ng candlestick, okay? So, based on the previous history, okay? Tingnan niyo nangyayari during Saturday to Monday. Okay?
Saturday to Monday, ito yung nangyayari sa price. Okay, kaya hindi tayo nagte-trade eh. Kaya ayoko mag-trade ng Saturday at Sunday going to Monday. Pero Monday, okay, i-trade. Okay? Pero yung Saturday, Sunday, ayoko i-trade yan kasi nga nasa gitna siya. Kung yung Saturday nyo, minsan bearish, biglang magiging bullish siya pagdating ng Sunday. I don't know. Okay? That's the algorithm of market. Pero kung titignan nyo na maigi, kapag nag-pump tayo ng Saturday, ng Sunday, Monday, yung dalawang araw na yan, nagda-dump tayo the next day. Okay, nagda-dump tayo the next day. So, take a look at the next one naman. Okay? Time theory to guys. I'm just explaining to you how the time theory works. Kung makikita nyo, Monday, okay, tingnan nyo ito maigi, Sunday, Monday, nag-pump ang market, okay? Nag-pump ang market ng Saturday, Monday. And tingnan nyo yung nangyari midweek ng Wednesday. Reversal. Okay? Reversal. Okay? Wednesday, a reversal market. Okay? Nagre-reverse. So, again, check ulit natin. Pack. There you go. Sunday, Monday, pump. And then, take a look at the Wednesday, dump. Sunday, Monday, pump. Wednesday, dump. Hanggang Friday. Now, let's take a look. Again, harap pa tayo. Sunday, Monday. There you go. A Sunday, Monday, a pump position, a sideways consolidation on Tuesday, and then Wednesday, the rest, dump. Okay, nagda-dump. So now, let's take a look at this one. Okay, let's take a look at this one. So, there you go. Sunday, Monday, dump. Okay, and then the Wednesday, tignan nyo nangyari. Dump ulit. Okay, nag-dump ulit. So, paano na yun? Parang ang gulo-gulo na. Hindi ko na maintindihan. Diba? So, okay lang yan. Okay lang yan. Tayo mo lang muna. Okay? So, kung ganun yung nangyayari, possible nagre-reverse siya for the next coming week. So, ibig sabihin, iba naman ang mangyayaring concept for the next week. So, kung titingnan natin na maigi, ang ginawa natin ng Sunday to Monday, prior pupunta ng Wednesday, is dump. So, Sunday, Monday, dump. Wednesday, dump. And then ngayon, yung Sunday natin to Monday, I'm expecting na may bullish momentum papuntang Monday. So, ano bang date yung Monday? I don't know. So, let's take a look at the Monday. It's 4. Okay, 4. So, check natin yung hanggang 4. So, 4. Yan, okay? So, I'm expecting na meron tayong middle line dito. Ayan. Na ang Monday na, ang Sunday natin is possible ito na yung magiging entry natin for a long position or consolidation, who knows. And then, yung Monday natin, magko-continuation niya for upside. Okay? So, parang ganun yung nakikita ko. Okay, parang ganun yung nakikita ko. So, possible, yung Sunday to Monday is magkakaroon tayo ng bullish momentum. So, tandaan nyo ha, it's July 3, 2 PM pa lang. So, that's why hindi ako nagtitrade. Okay, hindi ko siya tinitrade. I'm just looking at the chart, higher time frame, and looking at it at behind the scenes. So, mas maganda kaysa magte-trade kayo habang hinuhulaan nyo yung mangyayari. So, hindi ganun. Okay? So, enjoy your free time. It's Sunday, guys. Huwag muna kayo mag-trade kasi I'm expecting na yes, kung titignan nyo sa higher time frame, bearish na bearish siya. Pero no, kung titignan nyo dito sa smart money natin, meron tayong possible na puntahan kay Bitcoin na around 22,400 or possible yung 21,900 to 21,500 area. Okay, ito yung mga areas na pwede balikan ni Bitcoin. Okay? So, kung titingnan natin siya dito, if magpa-possible pump nga talaga si Bitcoin ng Sunday to Monday, then possible yung Tuesday, consolidation. Okay? So, let's say for example, nandito na yung price. Magpo-consolidate yan, sideways. And yung Wednesday, and then the rest of the week will be a dump. Okay? Sir Kim, paano pala yun? Diba? So, kung titignan nyo, by the middle of the week, laging Wednesday. Pag may Wednesday, every time na mayroong Wednesday, tapos Asia session, kadalasan doon nagpapump. Doon nagkakaroon ng false move. Or false or fake movement na nangyayari. Katulad nito. Okay? Parang ganito. Okay? Fake movement ang tinatawag dyan. So, kung titignan nyo, Wednesday, fake movement. Okay? Wednesday, a fake movement. Basta ang lalaki ng movement lagi pag Asia session, tas Wednesday na. So, kadalasan ganun nangyayari. I don't know about you guys, pero ganun yung point of view ko dito sa market. Ganun ko siya nakikita. There you go. Wednesday, a false movement. Okay? So, nag-i-indicate siya na, okay,
may gagawin tong kababalaghan this coming week or this coming movement natin, parang ganun yung nakikita ko sa kanya. Okay? So, parang ganun lang. So, kung gusto nyo man makita to, okay? Kung gusto nyo man makita tong indicator na to, guys, it's just a guide. Okay? Hindi naman siya kailangan mag-position kayo or whatsoever. Hindi nyo siya kailangan gamitin for positioning. I'm just saying, kailangan natin ma-review kasi yung mga araw. Okay? So, kung titingnan nyo, i-type nyo na lang, ito, weeks of the day. Ah, days of the week pala. Gawa siya ni the developer 1. Okay? So, siya yung may gawa. Okay? So, yan. So, anyways, guys. So, ito yung nakikita ko sa market. So, that's why hindi muna ako mag-trade ng Monday. Okay? Hindi ako mag-trade ng Monday to Tuesday ng malaking pera. Okay? Ng malaking pera. So, I might short and long position lang, syempre, sa lower time frames and take advantage of the every movement of the market. Yun lang. Pero, yung sasabihin nyo malaki ang taya in order to position Bitcoin, no? As long as na hindi ko nakikita yung side na yon, yeah, hindi ko gagawin yun. Or hindi ako mag-raise ng malaking pera doon. Okay? So, I hope guys, naintindihan nyo to. Yeah. And, Sir Kim, kapag po ba na short namin sa Bitcoin, saan na punta niyan? So, actually, di ba nga sabi sa inyo, I cannot guarantee you na matatamaan natin yung top week na to. Okay? Pero based sa mga algorithm na binabasa natin or nakikita natin behind the scene, may possibility na ganun yung puntahan natin. Na, ah, okay, possible, ganun yung mangyari, ganito, ganyan, di ba? Pero, kung titignan natin na maigi, guys, if it drives, it drives. Alam nyo yun. That's a clean traffic na hindi na natin po pwedeng balikan tong mga areas na to. Tandaan nyo. Alam na mga nasa live yan, alam nila yan, na ganun ang scenario madalas. Clean traffic. So, Kim, ano ba yung clean traffic? That's an imbalance. Okay? Imbalance. Sinabi lang natin clean traffic para, ah, okay, understandable na, okay. Imbalance, imbalance, clean traffic, clean traffic. Pag clean traffic, para bang highway na lang, eh, no? Para bang daanan na lang siya. Kung walang traffic, dire-diretso yung market. Dire-diretso yung pupuntahan mo, parang ganun. So, I see this as a clean traffic. So, ibig sabihin, kung walang traffic yan, edi mabilis din tayong babalik dyan. Naintindihan? So, ganun lang siya ang kasimple. There go. Ugly market, edi ugly market. Clean traffic, clean traffic. Do we have a clean traffic right here? Yes. Anong ginawa ng candle? Pack. Sa pool. Naintindihan? So, ganun ko siya nakikita. You don't need to complicate your chart. You don't need to complicate your trading strategies or whatsoever. Just name it whenever you want. Kung anong gusto niyong pangalan na mas mapapadali sa inyo ma-memorize. Okay? So, yeah. That's pretty much it, guys. So, I'm expecting a movement. Pero if it drives, it drives. Alam na natin yan. Kasi nga, clean traffic to. If mababasag na to na wala ng klaseng topic-topic na ganyan, then, if it drives, it drives. Ganun lang kasimple. And guess what, guys? I hope may mangyari maganda sa market natin before tayo magkaroon ng recession. So, yeah. That's pretty much it, guys. Thank you so much for watching. And I hope you're having a great day so far. Peace out.